Ako ang pamanang gusali ng mga Marikenyo, sentrong pangkulturang Kapitan Moy. Marikenyo ang tawag ko sa mamayang aking pinagsisilbihan. Ngayon na ako'y humigit kumulang sa 200 taon. Sino ako? Ano ang halaga ko sa inyo? Hayaan niyo ako magpakilala at magbaliktanaw. Ako'y naging tahanan ng kauna-unahang nagmay-ari ng paggawaan ng sapatos. Sa pamamagitan ni Don Laureano Guevara alias Kapitan Moy, ay binuo nila Tiburcio Eustaquio, Ambrosio Santa Ines at Herbacio Carlos ang industriya ng sapatos sa Marikina. At sinalin din ako sa pagmay-ari ng isang philanthropist na si Doña Teresa de la Paz. Ako'y nagsilbing pampublikong paaralan ng elementarya sa panahong iyon at naging tahanan din sa pagsakop ng panahong Amerikanong tribunal. Ginawa din akong imperial na hukbo ng mga Hapones. Muli ko lang nabawi ang aking dignidad. Nang ako'y diniklera ng Konseho ng Bayan at ng Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas bilang pambansang tambana. At ako'y namarkahan bilang pangkulturang pagmay-ari ng Pilipinas. Salamat din at noong Abril 16, 1986, muling na ibalik ang aking kaluwalhatian nang ako'y bansagang sentrong pangkultura ng Pilipinas sa bisa ng ordinansa ng Konseho ng Munisipyo sa pamumuno ng nooy Alcalde Bayani F. Fernando. Sadya nga bang nagbago? Gusali may tumatanda rin? Ang disenyong Espanyol na may halong panahong kolonyal ay napalitan na ng makabagong impluwensyang arkitektura? Pansinin mo ang pulang simentong sahig, ang adobing pader na may mga larawan ng aking nakaraan. May ilang lugar pa rin ang nakalantad ang kisame abot tanawang kahoy na soleras. Ang ibang pader at aligi ay napalitan na ng konkreto at bakal upang suportahan ang ikalawang palapag. May pagbabago din ng ilang bahagi ng aking hagdan at bintanang kapis. Nandito pa rin ang balon, kahit sa ngayon nagsilbing palamuti na lamang. Sa loob ng 25 taon, ang bahaging likuran ay nagkaroon ng pagbabago upang makasunod sa pamangangailangan ng gamit. Alinsunod sa National Building Code at Batasang Pampansa 344, ako'y kinakailangang sumunod. Maging ang aking bahaging harapan ay nadagdagan ng elevator at rampa. Ang mga lumot at algae na dulot ng aking kalumaan, ang mga tubig na sumisiksik sa lantad kong pader, ang pagtagpi-tagping bubong na minsan nang nasira at naituklap ng ipo-ipo sa nakaraang lumipas na 2 taon, ako'y umaasa sa pamahalang lokal ng Marikina, sa makabagong polisiya at planong hakbang sa kahalagahan ng aking nakaraan, sa kikipagtulungan at tamang konsultasyon, sa pagbuo ng mga tamang planong susundan, preserbasyon at konserbasyon, upang ako'y makasabay sa agos ng inyong buhay. Sumabay sa kasasayan ko ay ang kwento ng samahan ng mga arkitektong Marikenyo. Sa akin sila nagpupulong sa loob ng 35 taon. Kabahagi sila ng aking pagkagusali. Ako'y inyong protektahan. Ako'y inyong alagaan. Nandito pa ako, buhay na buhay at lumalaban. Ako ang sentrong pangkulturang Kapitan Moy.